morning, guys. Kakalabas ko lang ng ospital. So, kahit ako lang sa inyo. Ay. So, ito, sa likod ko. Yan. Diyan ako nagpapa-check up. Bali, ngayon yung... Kasi yearly, chine-check ako. So, ngayon yung time of the year na chine-check up ako ulit post-cancer. Tapos, kinausap lang naman ako ng doktor. Kinamusta lang ako. And then, sa... May schedule daw ako for another bronchoscopy. Which is, di ko alam kung kailan, pero ano yun, basta magkaroon ng schedule, schedule nila ako. Ay, naka-schedule na pala ako, pero as soon as possible, pag merong available. Ayun, bronchoscopy siya ulit, which is, hindi ko alam, parang mixed emotion, kasi ayoko nung ganun. And, pero hindi naman ata siya maiiwasan. So, ano yan eh, yung may pinapasok na tubo sa bibig ko or sa ilong ko. Tapos, meron siyang camera, tapos i-check yung loob na lungs ko. Gusto lang daw nila i-make sure na wala na ulit tumutubong tumor. And, medyo nalungkot ako kasi before, sabi nila, i-monitor nila ako ng for 5 years. Pero sabi sa akin kanina, ano daw, baka daw, ano, pero sabi, we'll be seeing you for maybe another 10 years. Ayun lang. Medyo nakakalungkot siya para sa akin kasi gusto ko na maka-move on dito sa face nung buhay ko na to, pero parang hindi ako maka-move on. Kasi every time na pupunta ka ng hospital, naaalala ko lahat. So, ayun. Every time na pupunta ka ng hospital, hindi ako umuwi kagad. Nagmumula ko, ganyan. Nag-unwind ako. So, ayun lang. Ngayon, pupunta ka ng mall, so kailangan ako ng bus. So, ayun. Daming sasakyan sa paligid ko kasi level 1 na dito. So, back to normal na. Pumapasok na lang ulit lahat ng tao. So, yun lang muna, guys. Update ko kayo ulit mamaya. Update lang, guys. Bali, nasa hospital ako. Yan nga, meron akong bronchoscopy. Nag-aantay lang ako na mag-next. So, habang nag-aantay, laro mo. Hey, guys. So, yun, naka-uwi na ako. Meron nagre-reklamo dito ang dalawa. Bale, hindi na ako nakapag-vlog masyado dun sa hospital kasi ayoko namang maka-istorbo ng iba. Kasi yung kung nasan ako nung nag-try akong mag-video is nandun ako sa parang waiting room na ano, ay, masyado malapit. Waiting room siya nung iba rin na ni-endoscopy. Merong endoscopy, bronchoscopy, depende siya. Pero nandun yung ganong procedure. Nandun lahat sa parang ward dun na parang waiting room. Bale, kasi ang nangyayari kapag kapasok mo kasi dun, talagyan ka nung parang needle na ito, ilalagay ko dito sa ang video na to, yung parang yung nilagay na needle. And then, dun kasi isasaksak yung mga
ano, parang sedation, ganyan-ganyan. Depende, depende sa kanila kung ano yung ilalagay nila. Pero ako, sinedate nila ako. So, after nun, sobrang antok na antok ako. Tapos, hindi ko alam, parang sobrang effective sa akin ng sedation. Kasi parang, sobrang half asleep lang ako. Tapos, hindi ko masyadong na alam kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Pero, sabi nila dun sa paper, lagi nila nilalagay na hindi daw painful procedure yun. Pero sa totoo lang, since pinapasok ko sa lalamunan, masakit siya. Tapos, hindi siya komportable. Tapos, habang ginagawa siya, meron kasi parang lalagay sa bibig mo para naka-open lang siya. Tapos, dun ipapasok yung camera. Tapos, paano ko explain? Parang mapapaubo ka dun, within dun sa process na yun. Kasi 30 minutes to 1 hour out tayo. Hindi ako sure kung gano'ng katagal. Kasi nga, hindi ko na namomonitor yung time pag gano'n. Kasi after gawin yun, ilalabas ako. Babalik ako dun sa parang waiting area. Tapos, nasa kama naman ako yung kama na nakikita nyo sa hospital na normal. Gano'n. Tapos, makakatulog na ako dun ng isang oras. Tapos, tsaka tatawagan si Jeff para sunduin ako. Kasi bawal kang paalisin kagad. Kailangan maka 1 hour ka muna doon sa kanila bago ka palabasin. So, ayun. Hindi na ako nakapag-vlog kasi nung nag-vlog ako kanina, may nakasaksak na sa akin noon. Tapos, after noon, nag-antay lang ako ng konti. Tapos, ako na yung sinalang doon sa procedure nga. So, after nun, nakatulog na ako, ganyan. Tapos, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nga, ito, nasa bahay na kami. Okay na ako. Tapos, medyo masakit lang yung ulo ko. Parang inaantok ako, ganyan. So, kailangan ko lang siya itulog, ganyan. Tapos, bawal talaga ilabas yung results kagad kasi required na yung doctor yung mag-explain sa'yo. Pero yung nurse na nag-asikaso, binigay niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, dahil siguro dalawang beses niyang natusok yung braso ko kasi hindi, para nagdugo ata yung una, yung kung saan inilagay yung needle. So, tinry niya ulit sa kabila kasi yung left hand ko, dun talaga yung okay yung veins ko, maskita. Eh, sa right niya ginawa, tapos nagdugo ng sobra. Pero okay lang naman kasi sanay na ako. Dati ayoko talaga ng nung needles. Ayoko nagpapa-inject, ganyan. Pero ngayon, okay na. Kasi sanay na ako. Ang daming beses na. Pati itong bronchoscopy, hindi ko alam. Hindi ko na mabilang kung gano'ng karaming beses akong binongkoscopy. Tapos, ayun nga. Kahapon, hindi ko natuloy yung vlog ko. Kasi, nalungkot ako. Medyo nalungkot ako. Kasi, yun sinabi niyan nga na, ng doktor sa akin na, i-monitor nila ako within 10 years. Pero, yun, after nun, parang yun nga, sabi sa akin ni Jeff, isipin ko na lang daw na at least wala akong binabayaran, tsaka at least minomonitor nila ako, hindi yung biglaan na lang. Kasi, kaya ako nalungkot, kasi parang gusto ko na maka-move on, pero every time na pumupunta ako sa ospital, nalulungkot ako kasi naalala ko lahat. Eh, ngayon, naka 2 years na. Hindi, magto 2 years pa lang. This June. Tapos, pag nandun ako parang, nalulungkot ako. Ngayon, nalulungkot ako. Ayun, pero hindi naman dapat malungkot. So, ayun, okay naman yung result nung bronchoscopy. Walang nakitang recurrence nung tumor. Pero, CT scan daw ako kasi napansin nila na parang lumiliit yung airways kasi namamaga siya. Namamaga. Pero, medyo positive naman ako na baka bibigyan lang nila ako ng gamot para mawala yung maga. Pero, hindi namin alam yung kung bakit namamaga siya. Pero, ang okay is after kasi ng bronchoscopy, kinausap ako ng doctor ko, which is siya yung doctor ko since dati pa, na okay naman daw. Okay daw. Positive naman siya, which is good. Sobrang okay. So, ayun lang naman. Nag-update lang naman ako. Tapos, wala kasi. Hindi ako makapag-vlog lately kasi nasa bahay nga lang kami. Hindi kami masyado makalabas dahil high risk ako eh. So,
Hindi talaga kami naglalabas nung time na merong COVID. Tapos ngayon dito kasi sa New Zealand, okay na, wala ng COVID. COVID-free na kami. So, confident na kaming lumabas, ganyan. So, nakakaulit nung yearly procedure na ginagawa, yearly check-up ko. Tapos, ayun, okay naman. Feel ko makapag-vlog na ako ulit. And then, meron akong bagong gagawin, which is mag-try ako mag-stream. Kasi lagi ako naglalaro lately na Animal Crossing. Tapos naisip ko, try ko kaya mag-stream. So, i-upload ko rin dito yon. So, sana abagan you guys. So, wala naman akong masyadong ma-update pa sa inyo. Kasi nga, yun lang. Naisip ko lang update ko kayo dun sa regarding dun sa yearly check-up ko. Kung ano nangyayari. Actually, ngayon lang siya naging yearly. Kasi parang last year, every 3 months, pumupunta ako para magpa-check. Tapos, since yun last year, okay naman yung mga check-up ko, sinabi nila na after a year na rin, na lang daw ulit. So, ayun, ito yun. Ito na yung ika-1 year. So, ayun. Kaya siguro parang nalungkot ako kasi parang hindi na ako sanay na pumupunta sa ospital. Tapos ngayon, pumunta na naman ako. Ano siya, di ba kahapon, pumunta ako sa doktor ko. Check up, usap-usap lang, check up. Tapos nagulat ako nga na kinakagad ko mag-bronchoscopy. Tapos, in-schedule nila kagad. Nagulat din ako. Kasi usually may waiting time. Kasi since public hospital, may waiting time yan. Tapos may mga priority silang sinasabi dyan. Para may P1, P2, ganyan. Usually, nasa P1 ako, pero since ang alam ko, hindi na ako P1 ngayon kasi wala na yung tumor. So, ayun. Nagulat ako kasi bigla akong tinawagan nung nag-schedule sa ospital. Sabi niya kung pwede daw ba ako today, 8 a.m. So, ayun. Pumunta nga ako kasi, yun, today siya kagad. So, kahapon, tas today. Tas hindi ko alam kung kailan yung CT scan, no, which is pabalitaan ko naman kayo ulit kasi nga gusto ko naman na i-share sa inyo yung journey ko na ganito, dito. At alam ko naman na sobrang swerte kasi wala nga akong binabayaran. Kasi syempre yung iba, diba, yun sa mga gantong procedure, ang laki ng gastos kapag ganun. Pero ako, since day one, wala akong binayaran dito. Parking lang, parking. Bubayad kami ng parking sa hospital kasi hindi siya public parking. Yun. Yun lang. Yun lang, guys. Yun lang yung update ko sa inyo. So, see you guys on my next vlog. Hindi ko alam kung kailan. Pero, hopefully, soon makapag-upload na ako ulit. Kasi nga, since nabago yung routine namin, hindi ko na alam. Parang naguluhan din ako. Nawala ako sa focus kasi nga ayun nga ang gulo ng new normal. Tapos ngayon babalik na naman, magta-transition na naman kami dun sa dati. Pero yun, work from home pa rin kami. So feel ko mas makagawa ako ng mga vlogs pa. So yun lang, guys. See you guys on my next vlog. Bye.